Hello, good morning mga ka-sisters. Dito ako sa area na kung saan yung area na to ay naging kabahagi ni tatay sa kanilang magkakapatid. So, maliit lang naman ito. At hindi siya masyadong malapad pero mahaba ang kanyang pagkasukat. At ngayon mga ka-sisters ay kahit tag-ulan dito ay magpapabakod ako. Dahil ayan nga, kung papansin ninyo ay may tanim na tayong saging, tapos may mga baka sa palibot. Ay pag walang bakod ay syempre madadamage yung ating saging, kaya kailangan nating bakudan ng mga ka-sisters. At nagkuha ako ng taga-bakod. So ngayon mga ka-sisters ay papakita ko sa inyo yung kung gaano kahaba yung lupa na naging kaparte ni tatay sa kanilang magkakapatid. Ayan. Ayan po mga ka-sister, kung mapapansin nyo po ay pinaararo ko yung area na dito sa kabila naman. Dahil hinati ko yung lupa at ang kalahati nito ay may tanim ng saging. At dito naman mga ka-sisters ay patataniman ko siya ng palay bukid. So naghihintay lang ako na medyo mag-init para itanim yung palay. Kaya bago natin itanim yung palay ay yan, bakulan muna natin. Nagpanambok ka? Ayan ang ulam nyo ngayon, labong. Aba, kasama mo si lula mo? Aba, ayos ah. Ayan mga ka-sisters, bali naglagay sila ng lubid, pinaka liting ang tawag sa amin o para hindi sila maligaw. Yan ito oh. Yung lubid na to, yan. Ito yung lubid para maglagay sila ng bakod ay hindi maligaw yung pagka butas. Ayan, napakaganda dito mga ka-sisters kasi napakaluang yung naging lupa ng mga kapatid ni tatay. So bale, ang iba hindi pa nila na cultivate o nataniman. So ayan, ang sa amin ay ayan pa lang. Bale, sa katagalang panahon mga ka-sisters ay ngayon pa lang ito na isipan naming taniman kasi nga ay hindi pa nila nahati-hating magkakapatid at hindi namin alam kung saan kaming area. So ngayon ay mula nung nahati na nila ay ayan, nakapag-isip ako na taniman dahil sayang nga po ang area. So ayun, may mga manok dun, so nahan mga ka-sisters, isiguraduhin na nating nakabakod yung ating pagtataniman ng palay para hindi tayo malugi sa ating itatanim dito. Ayan. May dalawang tao ako mga ka-sisters na kinuha para naging katulong ko dito sa paggawa ng bakod. Nang katatapos lang mga ka-sisters ng bagyong igay, ayan, nandiyan naman yung bagyong falcon kaya hindi tayo makapaglambat. At dito muna tayo sa bukid. Ayan. Pagkadurot manok. Ay, okay ka lang dyan, Jake? Kaya? Pag naglakas ang ulan mo, med, isilong tayo. Batuhon pa naman yan dito. Oo nga. Dari sa lagay na ng ano? Punta ako, baka kita nang dala? Mamaya, tayo ano?
Asa ng asa ka po? Pag wala ng ano, Jack, pag wala ng ito puste, butas ng butas na lang para pag ito puste ulit kami ay ilang kami na lang magalagay. Ayan mga kasister, sa pag-iikot ko ay manakita ako ng pwedeng pang-ulam. Ayan, kung maging familiar ito sa iyo mga kasisters ay malalaman nyo kung ano ang tawag dito. So sa area na to mga kasisters, dito ko nakita yung pwede nating uulamin mamaya. Ayan, titingnan natin. Ayan. Ayan mga kasisters. Bale. Ayan o yung mushroom na nakadikit sa kahoy o sa kawayan. Bale ito ay nakadikit sa kawayan. So ang tawag nito sa amin mga kasisters ay karupdup. Ayan, karupdup kasi nung nakapunta ako ng Iloilo ay ayan ang nakikita ko sa kanila na niluluto nila. So ngayon na-adapt natin yun at alam na natin ang lasa nyan. Ay napakalasa, walang pinagkaiba doon sa nakukuha natin kabuti sa kagubatan. Kaya ito naman mga kasisters ay ayan, kukunin natin. Ayan mga kasisters, maliliit lang siya pero napakarami siya kapag nag tubo. Ayan mga kasisters, bawat tag-ulan lang naman ito lumalabas kasi yung kahoy na kahoy or kawayan na pinag na tinatambak tapos matagal na nakababad sa ulan sa basa, ayan tumutubo itong ganitong mushroom na ang tawag sa amin ay karupdup. Ang marami nito mga kasisters ay yung sa ilog. Sarap naman ito siya, lalo kapag may gulay, may halong gulay. Ayan, pumasok na doon ang iba o parang na dudurog na yung iba mga kasisters. Pero yung iba na medyo magpampa ay pwede pa. Ayan o. Ayan o, kapag nabasa yung kahoy talagang may tumutubo.
Ay, mga kasisters, o nakapuno tayo. So, dagdagan pa natin ito dahil may nakita pa akong isang area na may ganito. Ayan siya, mga kasisters. Ayan. So, makapal. Ganda siya tingnan. Nag-ano siya. Napakarami niya. Ito naman, mga kasisters, ay prove na namin kainin. Dahil nga ako ay nakatikim nito nung pumunta ako ng Iloilo. Nakita ko doon sa mga taga-Iloilo, mga kasister, kapag nakakita sila ng ganito ay tuwang-tuwa sila. Nakita ko yung pagluto nila ay sobrang simple lang dahil pagkatapos nilang malinisan, ayun, nilagay nila sa dahon ng saging at nilagay ng kunting asin. Tapos inihaw na sa baga. Tapos yun, kinain, nagiging ulam na nila. So ako naman, palibasa hindi ako nakatikim dati, eh parang kinakabahan ako, sabi ko baka lason. Hinintay ko yung tao na kumakain nito ay baka matumba na lang o magtirik ang mata. So wala naman reaction, kaya doon ko nakita na talagang pwede pala siyang kainin. Edible mushroom. Kaya wala siyang delikado ito. Safe ito, mga kasisters, kainin. Kapal-kapal din siya, oh. Ay, mga kasisters, mag-iikot tayo dito sa medyo masukal. Titingnan natin, baka madagdagan pa yung ating nakuha na karupdup. Kasi may mga kahoy na tumba dito. Ito, mga kasisters, ay pag nagtag-init, paesprehan ko ito, yung mga damo dito sa sagingan ko, tapos sisingitan ko pa siya ng balinghoy. Yan. Lalagyan natin to siya ng balinghoy. Balinghoy naman, kahit idikit-dikit mo, walang problema. Kasi ang laman naman niya ay pa baba. Yan. Ayan, may patay na kahoy, pero wala siyang mushroom na tumubo. Baka kasi yung mushroom ay pinipili niya rin yung kahoy na pinagtutubuan niya. Ayan, wala naman dito sa bandang likuran niya. So, balik tayo doon. At siguro yun lang, mga kasisters, ang makukuha natin. Mamaya, pag-uwi namin sa hapon, sa gabi ay pwede namin maging ulam yun, mga kasisters. Nakalibre na naman ako ng ulam. Ayan, mga kasisters, nanakulta uli ako na pwedeng ipon natin doon, ihalo. Itong labong, mga kasisters, ayan, ay nakikita ko doon sa mga Chinese na niluluto nila. So try natin kung anong lasa niyan, kasi first time ko pa lang itong lulutuin. Ayan. Ang tawag ng kawayan na to sa amin, mga kasisters, ay yung bagto. Yan, bagakay. Tawag sa amin ng kawayan na to. So try natin na magkuha. Try tayong magkuha. Puto lang nila to, Siguro bandang dito. Bandang dulo nito ang pwede kainin. Hindi nga siya mapait.
ito naman mga kasisters ay talagang kinuha ako kasi ito ay malapit dito sa area ko, tatabasin. Dahil kukunin naman itong mga kawayan at dahil nga madadaanan ito ng bakod, so ayan, try natin na kunin yan para maluto at kung anong magiging lasa yan mga kasisters. Ayan mga sisters, yung pagbabakod nila. Bali, inutay-utay lang. Tapos binutasan lang muna yung lupa para ilagay na lang yung poste. Pwede. Oo, diba? Pag malaki siya, malaki din. Sisters, ito na yung nakuha natin na mushroom. Ang tawag sa amin ay karukdup. Yan, yung mushroom na karukdup ang tawag sa amin. Hindi ko siya kilala sa ibang pangalan. So, mushroom sa kahoy ito. Tatanggalan natin siya ng tungol. Yan. Ito. Kumakapit sa kahoy kasi may itim siya. Yan, kahit medyo brown siya, ay okay pa rin ito mga kasisters. Kasi ito ay pag kinuha mo at natambay ng 2 oras o higit, nagakulay brown siya, pero okay pa rin. Yan. Kailangan natin linisan mabuti. Ito mga kasisters ay nahugasan ko ng mabuti ito. Malinaw na ang kanyang tubig. Kaso ganito pa rin ang kulay, kulay brown. Marami siya. Mga kasisters, bali ang ihalo natin dito sa ating mushroom sa kahoy ay saka itong ano, yung labong na ang tawag sa amin nga yung ano nga yan? Bagto. Maliit pa man yan. Hindi talaga yan. Bag, alam ko maang bagto. Bagto, bagakay yan. Nasanay kasi ako sa labong na malaki. Malalaki? Oo. Tapos yung pagkagaya. Pero kakaiba daw kung ang lasa niyan. Kasi yan ay basta, basta iba ang lasa. Parehas naman siya ang labong, pero paano oh, iba? Oo, kanya-kanyang lasa kasi ang labong. May labong naman tayo na yung malaki ang kanyang pagkalabong talaga. Pero pag paginulay mo siya, mapait. Kailangan mo ba siyang iproseso ng babad ng malatagal bago mo siya iluto. Mapait yun. Ang tawag dun sa atin ay patong. Patong sa Tagalog? Bisaya? Patong ang tawag dun sa ano eh, sa ganung labong. Ayan ay bagto. Ayan. Bale, ang luto namin dito ni Hana is ginisa. Yung may mantika. Isahin natin siya sa garang bawang. Tapos ang pampalasa natin dito mga kasisters ay yung
kapatis ng pag-uong natin. Sariling gawa. Kumbaga ay, wala tayong isda. Kasi dito sa amin ay, natatapos lang din ng bagyong Falcon. Halos isang linggo na umuulan. Ayun, hindi tayo makapagpangisda. Kung may isda man sa baba, ay tamang-tama lang din sa mga pangulam ng tao. So, dito tayo sa puro-puro gulay. Yan. Tawag doon ay puro-puro gulay. Para matustansya kami. Ang importante ay masustansya yung kinakain natin. Ang mushroom mga ka-sisters ay proof na namin ito. Na lagi namin kinakain nga sa Iloilo. Nung magpunta kami sa Iloilo. Bali-maliit pa si Hana at si Aya. So, kaya ang ibang mga mushroom naman ay hindi namin kinakain kasi hindi namin kapisado at baka mamaya patay, tigok. Direk-direk na yung mata natin. Tigok mo ka kamagan. Kaya hindi tayo pwedeng kumain ng mushroom na hindi natin nasubukan. Ayan. Pwede masubukan pero pag na, ano nga, nagkamali. Tsaka hindi natin alam kung anong klaseng mushroom. Dapat kasi inaalam din natin. So, ako naman ay ito, kabisado ko itong mushroom. Kahit ganito lang hitsura nito mga ka-sisters is malasa ito dahil minsan niluluto ko itong mushroom ng puro-puro lang dun sa dahon ng saging. Tapos lalagyan ko lang siya ng asin. Ay, ayun na. Ay, talagang masarap na. Malasang malasa. Iniihaw ko yung dahon ng saging na binalutan ng ito. May balot na mushroom na ano. Puro liyan lang. Yung mushroom ay binalot ng dahon ng saging na may asin. Yun, sobrang lasa. Puro ganyan lang. Oo, kami. Wala na ibang nasa. Oo. Ingat ka pa? Ow! Ano suraan niya na yun? What is this thing? Ah? This thing na pinaka. Nakapagalit ka mo? Oo. Puro? Isot lang. Isot lang? Alam. Gaulan? Sino mga biyahe ng gaulan? Patay. Abisahe. Maraming sahog, mas masarap. Mga sis. Yan, di ba? Ayan. Yung labong mga ka-sisters ay nilalamas ko siya sa asin para yung mapaklang content ng labong ay matanggal. Bago ko siya balawan at bago ko siya lulutuin. Lagyan natin siya ng patis na galing sa ating bagoong para lumasa agad yan mga ka-sisters. Ayan, ito yung patis natin na galing sa bagoong. Ayan. Isunod natin mga ka-sisters yung ating karukduk or mushroom. Kasi itong mushroom na to, kahit matagal mo siyang lutuin ay hindi na dudurog o hindi na wa garunot kung sa Bisaya ka. Lagyan natin siya ng sabaw, kunting sabaw lang. Saka takpan natin hanggang sa maluto lahat yan. Lagyan natin yung ating mga natirang gulay, yung malunggay. Thank you.
natin ang asin. Nilagay natin yung ating okra. Yan, isang damakmak na okra. Ang dami nating ulam ah. Sunod natin yung saluyot para yung okra ay half cook lang. Wow! Ang dami. Ang dami mga kasisters. Kunting-kunti lang sabaw kaya napakalasa yan mga kasister. Yan. Yun, ang pinakalas na ilagay natin is malunggay. Yan. Maya-maya yan mga kasisters. 2 minutes or 3 minutes, luto na yung malunggay. Pwede na natin yan kainin o ihain. Okay mga kasisters, kain po tayo. Puro gulay lang muna kainin ko kasi narinda ako na abalo yung tanghalian ko eh. Hapunan na namin yung tanghalian ko at saka merinda ay sinabay ko na. Eh ngayon hapunan namin dito, so ayoko magkain ng kain. Bala, ay po. Gulay lang ako. Biro lang yan ay. Kapagad ako ng mga kasisters, okay lang. Kasi hindi mo yata puro ka na. Eh, sabi mo masarap ako. Kasi ako. Kurang ran. Kurang ran. Pero ang butas yung minakain ko. Pagkain na ako kanin. Oh, syempre. Dahil hindi ka nakakain ng kanin. Pero ako talaga. Sabi. Wabahan eh. Sunset ang bagyo. Saya nak pergi. Sarap talaga ng Yun ang kapit-bahay mo, tita mo lang naman. Ganyan, tita may sir. Tulad. Wala mo sa baba. Sa baba ng playa. Hindi pa yung kapit-bahay. Hindi pa yung sa may-ari ng... Ba? Eh, dapat makainin kita ng bato para masabat tulog mo. Magdarna na ng gabigay. Darna. Okay, mga kasisters, tapos na kaming magkain kasi talagang nabusog kami. At yung iba naman na luto namin ay ayan, sa kapitbahay talaga na pupunta yan. Dahil abang-abang na yung kapitbahay. Halos kaming magkakapatid lang naman dito sa area na to. So, ayan. Thank you so much po, mga kasisters. Bye-bye! Thank you for watching! Bye-bye! Thank you, and see you next time videos!